back to my YouTube channel, o diba? Ito na yun. Anyways, for today's video is the third episode of Nagmamahal Bea. So, sa first episode ko, I talked about red flags. And sa second episode ko with my besties, we talked about our past. And ngayon naman, I am gonna talk about yung pinaka-important pero at the same time, pinaka-mahirap na love, which is self-love. So, Nagmamahal Bea is a series in my YouTube channel where I give advice or, you know, react lang sa mga stories ng followers ko. So, if nakita niyo yung story ko, I ask you guys some self-love stories or self-love questions. So, let's start! So, first is, this is so funny. Like, ito talaga yung first question, ha? Like, nakita ko talaga agad siya mga wala pang one minute. Ito na siya. Paano mo na-overcome, mag-move on agad sa ganun kagwapong guy? Alam nyo kasi, important talaga na pogi yung lalaki. Sorry ha, mababaw lang akong tao, pero gusto ko talagang pogi. Pero aanin mo naman yung pogi if he, you know, if he treats you like shit. Or if he doesn't even give you the bare minimum. Honestly ha, ang tagal ko nag-move on. One year akong umiyak, alam niya ni Blythe, grabe yung pinagdaanan ko. Pero ngayon ko lang talaga na-realize na, hala, bakit ko siya iniyak ha? Wala siyang personality. But yeah, I wanna thank my ex. Like, I'm not bitter anymore. And gusto ko lang mag-thank you sa kanya kasi mas mahal ko na talaga yung self ko ngayon. Thank you. Hi! Alam niyo, part yun ng self-love eh. Forgiveness. It's next. Ito story to. Hi, Bea. For my take on this, recently, I realized na it's best pala talaga to love yourself muna before anyone else. Siguro yun talaga reasons why hindi nag-work out sa iba kasi nag-rely tayo on other people to fix us, to love us. Kaya ending, kapag iniwan tayo, we have to rely on others for validation. I realize na it's best na mahalin mo muna sarili mo bago ka magmahal ng iba para kapag nawala sila, you won't lose sight of yourself. Ang ganda. Totoo to. Kasi you love yourself more than you love them eh. So it's not a loss for you. It wouldn't make you question things about yourself kasi you are aware of your worth. Pak ganun. Oh my God, totoong-totoo to. Alam nyo, before talaga, I used to rely my happiness on boys. Oh my God, ang pangit talaga. But I am so thankful na na-realize ko talaga na hindi ko sila kailangan para maging masaya. Ang hirap ng self-love. Hindi ko pa masabi ngayon kung 100% love ko na yung self ko. But I am proud to say na I am getting there. So, I'm proud of myself. I deserve a, ano yun, pat in the back. How can you say that you love yourself more? It's as simple as inuuna ko sarili ko. Like, if I know na it's gonna hurt me over time or if it's not good for me, kumari, as simple as pagkain yun. Guys, sobrang sweet tooth ako. So, sobrang laking, this is a big thing for me. Sobrang iniwasan ko talaga yung sweets. As in before, breakfast, lunch, dinner, nagsisweets ako. Pero ngayon, sobrang bihira na talaga. So, sa maliit na way na yon, masasabi ko talaga na, ay, mahal ko na sarili ko. Tsaka nag-gym na ako. Nag-gym na ako. I wake up early. Morning person! Hindi ko iniisip na, ay, baka hindi niya ito magustuhan. Kaya, hindi ko siya gagawin. So, I'm really doing, like, what I'm doing for myself and not for the validation of others. Is it really normal to feel guilty about choosing myself above literally anything? I think it's normal to feel guilty kasi baka naisip niyo na selfish kayo, ganon. Pero if it's for yourself naman, okay lang naman maging selfish minsan. Kasi tao lang din naman tayo at nauubos talaga tayo if we just, you know, keep on giving ourselves. Or siguro motto ko lang talaga sa life ko, sa irang to, is unahin lang talaga sa sarili ko. So yun lang yun. I mean, you really will feel guilty kapag inuunin niyo sarili mo. But that's life eh. Ganun kapag mahal mo sarili mo eh, unahin mo talaga. Ano magagawa mo? What hobbies do you prefer to do after a heartbreak? Alam niyo, before, after a heartbreak, ang ginagawa ko talaga ha, like, alam niyo naman ako, I'm very transparent. Naghahanap agad ako ng kapalit. Di mo na-mention ka na before na tinawag akong grasshopper. Kasi nga, kasi gusto ko talaga may nag-fulfill ng void. Pero ngayon ko na-realize na, di ko pala kailangan yun.
syempre, iiyak ka. Yan, magiging hobby niya yan. But just let it out. Just cry. Sa totoo lang, after your breakup, magkakaroon talaga kayo ng mga bad na, hindi siguro hobby, pero more on habits. And I just wanna clear na that's okay. Pero kapag ginawa niyo na siyang lifestyle, or kumari, inom kayo ng inom palagi, like after 1 year, umiinom ko pa rin dahil sa ex mo, yun na yung mali. So just know your limits. Like, do it, like at first. Pero dapat, in the process of it, nare-realize nyo na magiging okay din kayo and you don't have to do that to be okay. Uy! Sino ka dyan? Ay, eto. Skincare is a must. Working out also, but above all, my diet. That is so true. Lagi ko sinasabi sa followers ko, skincare talaga. Physical, like your physical appearance, part din yan ng self-love. And if you love yourself, it's gonna reflect talaga sa sarili niyo, like mas glowing kayo. Ganon! Alam niyo ba, before this, kinaya ko pang mag-pilates, kaya guys, wala talagang yung mga nag-excuse dyan na wala kasi akong time mag-gym. Hindi, meron kayong time, mag-aral lang kayo ng 1 hour. Kaya niyo yan. Kasi ako, nag-aaral pa ako, gumagawa akong content, nagiging daughter pa ako. Uy! Nagiging kapatid pa ako, pero kinakaya kong mag-gym. Kinakaya kong ban. Tama na. Nagiging personality trait ko na siya. I think my greatest self-love story was leaving a relationship that I wanted to work so bad. Ouch! Sis, alam mo, I applaud you kasi kinaya mo, kasi inuna mo yung self mo. That is so hard to do, ha? Sa totoo lang, sobrang hirap nun na gusto ko pa eh, kaya pa eh. Pero nag-walk away ka, kinaya mo kasi pinili mo yung self mo. Grabe. And totoo to. First ex ko nagsabi nito kasi umiiyak ako nung kipag-break kasi siya sa akin. Sabi niya, okay lang yan. Time heals all wounds. I learned to be independent after a lot of heartbreaks. I just realized na I don't need a man to be happy. Legit. Totoo to, ha? Like, hindi mo talaga kailangan ng, actually, not just a man, siguro anyone. Like, if you have friends that are toxic, cut them off. Because you don't really need them to be happy. You're gonna meet a lot of people pa. Eto, feeling ko kailangan ko ito sagutin. Kasi dati, may masasagot ako. Ngayon, wala na. Eto, among all your exes, kung may babalikan ka, sino? Wala. Kasi mahal ko na sarili ko. Cause they already had me eh. Nandiyan ako for them eh, di ba? Nakuha na nila ako. Pero wala eh. Sayang eh. Wala nang babalikan. Hindi na para bumalik. Is your standard so high? Pa-shoutout na rin. Pa my day lang, mga beautiful. Hi! Eto, oh, hindi lang to my day, YouTube vlog. I feel like over time, dahil natuto ako, tumaas na standards ko. Before kasi kung sino na lang una magpakilig sa akin na pogi, sige, jojowain ko. Ako pa maghahabol. Diba? That's not knowing your worth. Actually, nakaka-cringe siya, pero yeah. Yes, sige, sabihan niyo na akong choosy, na grabe naman to, ang taas ng standards. It's okay. For me, it's not an issue kasi para naman sa sarili ko to eh. I can maintain myself. Hoy! Kailangan ko lang, you know, makahanap ng katapat at makapantay sa standards ko. Kasi ako na to eh. How do you face insecurities and how do you cope when you feel scared about something? Ako, I face my insecurities by siguro working on it. Like, I just, you know, just really spend time with myself and accept na rin na iba-iba talaga tayo minsan. And magiging insecure ka talaga, pero it shouldn't really affect you. And how do you cope when you feel scared about something? Ako, I face it. Like, I face whatever I'm scared of, and I don't let it bring me down. Uy! How's life without a partner? Wala, masaya naman ako. Like, I think na-mention ko na to before, pero maaga kasi ako nagka-boyfriend. And ngayon ko lang talaga siguro nalilive yung life ko. Like, ang dami kong na-experience. So, I think I'm happy naman, even without a partner. Kasi before talaga, masaya lang talaga ako pag may lalaki. Grabe, may mga ganun tao talaga, no? And including na talaga ako doon, and mga iba kong friends na hindi talaga sila sasaya unless, like, may lalaki sila or kachat. Pero ngayon, I am so happy. Ay. Since you experienced being cheated on din,
How did you overcome lack of confidence? Alam niyo guys, I really questioned my worth when I got cheated on. Kasi nagpalaypo pa ako. Tapos may mga times na hindi talaga ako kumakain. Pero tinanggap ko na lang na wala eh. Ganun talaga eh. Minsan hindi ka talaga magiging enough para sa tao. And that's okay. Pero alam nyo, if you're experiencing that right now, just know that everything will be okay talaga. As in, magiging okay din talaga kayo. Just give yourself time to grieve. Pagdaanan nyo yung stages of grief. After that, you're gonna be okay. And sobra kayong makakahinga ng malalim and you'll be okay. Oh, take it from me, guys. Take it from me. I had this talking stage. Hi, nako, mga talking stage! Joke lang. Before, naginamit lang pala ako to get closer to my best friend. And I got too dependent on them. I lost myself and eventually, I learned na kaya ko pala mag-isa. And without them, I found my worth, who I am, and what I love again. I found myself again with them out of my life and learned to value my worth and love me. I learned to love but never depend. And I learned to never lose myself for anyone again. Uy, ang ganda nun ah. I learned to love but never depend. Kasi kapag nagla-love ka ng tao, parang nagiging dependent ka sa kanila eh. Ngayon ko lang to na-realize ha, but never depend. Ang ganda nun! Ang ganda nun, thank you. O diba, may natutunan ako sa inyo. Sorry dahil na-experience mo yan, but I am happy that you're okay now. And that you know your worth. And it didn't stop you from, you know, loving parents. So, ayun, loves. Alam nyo, sana meron kayong natutunan. And meron din ako natutunan sa mga entry nyo. Alam nyo, yung love, hindi lang naman siya, sa partner. Kasi diba namin nagsasabi na, yun, between like romantic relationship. In terms of friendship and family din, dapat unahin nyo din sarili nyo. Like, magtira kayo for yourself. Hindi lang puro bigay ng bigay. Like, literal ha. Like, bigay ng pera. Bigay ng oras. Magtira kayo sa self nyo. That is very, very important. Like, okay lang talaga na unahin nyo yung self nyo. Ano ba mahalin sarili nyo? You'll get there. Like, ma-experience nyo lang na masaktan. Siguro, I think, like, masa-start yung mahalin sarili nyo kapag through experiences din. Kapag nasaktan kayo, like, not just in love, not just love life, ha? Like, sa families, friends, yun, doon nyo talaga masa-start na mahalin nyo yung self nyo and hindi kayo maghahanap ng validation sa iba. Uy! So, ayun, loves, I hope you enjoyed this episode of Nagmamahal Bea. Don't forget to like, subscribe, and share. And comment down below for video suggestions. Thank you!